What's up mga kamismo? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagsasounding o pagsusonda sa barko. Tatalakayin natin dito mga kamismo kung ano-ano ang mga sinusonda at kung ano nga ba ang kahalagahan ng mga ito. Huwag na nating patagalin pa, let's go! Hello! Salamat po sa inyong mga suporta. Kaya shout out sa inyong lahat mga kamismo. Alright, umpisa natin to sa tanong na ano nga ba ang sounding. Ang sounding ay ang ginagamit na term ng mga seaman sa pagkuha ng sukat o laman ng mga tangke sa barko. At dito na natatapos ang video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na at i-hit ang notification bell para updated ka palagi sa mga bago kong i-release na video. Oh! Ano ba yun? Il mismo? Ender ka kagad? Kakasimula mo lang ah! Etos lang yun ka mismo para hindi naman nantukin yung mga nanonood sa atin. Tuloy tayo mga ka mismo. Tulad nga na sabi ko kaganina, ang sounding ay siyang ginagamit na term ng mga seafarers. Bakit nga ba kailangan pa ng manual sounding? Eh di ba high-tech na ngayon? Meron ng mga monitor kung saan makikita mo dito yung actual level ng iba't ibang fluids ng kada tangke. Tama ka kamismo, meron ng ganyan, mga electronic devices. Kaya lang hindi tayo pwedeng mag-depend sa mga ganyan. Ang manual sounding mga kamismo ay mas prepared ng mga seafarers. Mapataga engine man yan, deck o mga officers. Nang sa gayon ay ma-recheck kung ano ba talaga ang level ng tangke. Dahil kung sakali na mapabayaan ito, pwedeng pagmulan ito ng oil pollution, overflow, pagkatuyo ng tangke na maaaring ikasira ng mga electric motor. Lalong-lalo na during ballasting, transferring of fuel at saka pagpapump out ng mga fluids or seawater. Sunod naman, kailan nga ba kailangang mag-sounding? Dito sa makina mga kamismo ay meron kaming daily monitoring ng mga tangke. Katulad ng BSOT na sinusonda ngayon ng aking body. BSOT meaning Build Separator Oil Tank. Diyan lahat mga kamismo napupunta yung mga dinidrain sa tangke tsaka sa mga machineries. Kaya halo-halo na yan. May langis, may fuel oil at tubig. Pero depende pa rin mga kamismo sa design ng barko. Iba-iba naman kasi mga piping design yan. Yung ginawang pagsasounding ni body ay tinatawag na inid sounding. Or sounding, literal na sounding. Yung iba tinatawag na bottoming. Kung saan mga kamismo na yung sounding tape ay ipinapasok sa sounding pipe. At ibinababa ito hanggang sa ma-reach yung pinakailalim ng tangke. Sa parang yan mga kamismo ay kinukuha yung complete depth ng fluid. Take note on this mga kamismo. Ginagawa lang yan sa mga konting laman na tangke, sa tubig, pati na din sa seawater. Dahil pag ginawa ito sa punong-punong tangke ng fuel, eh ilang basahan yung magagamit natin dyan. Dahil yung sounding tape ay mapupuno na ng fuel. Lalong-lalo na sa bunkering. Kaya iba naman yung paraan ng pagsasounding doon. Tinatawag iyong allage. Tapusin niyo yung video mga kamismo, explain ko mamaya. Sunod naman sa mga sinasounding ay yung FO clean drain tank. Once na panay ang backwash na ng main engine ninyo tsaka ng generator, ay dyan lahat napupunta. At once na napuno naman yung FO clean drain tank, mapupunta naman yan sa FO overflow. Take note ulit. Hindi normal yung mabilis na pagtaas niyan mga kamismo. Pag mabilis na puno yan, ibig sabihin nga panay nga ang backwash. Meaning, marumi na yung strainer. Mababa na yung pressure kaya nag-auto backwash siya or auto cleaning. Yung fuel dyan mga kamismo ay pwede pa din namang magamit. I-transfer lang sa settling tank para sa panibagong purification. Next, yung clean drain tank. Iba to sa FO clean drain, tubig naman to kamismo. Galing naman yung tubig nun sa ibang mga machineries na ginagamitan ng tubig para sa cooling. Katulad na lang ng package aircon namin sa control room. Yung connection niya mga kamismo is from floor drain papunta sa clean drain. Pag magsasounding ng tubig o seawater mga kamismo, ginagamitan ito ng water finding paste o kaya naman yung colored chalk para maging visible yung water level ng sinusonda. Yung nagsusonda pala niyan mga kamismo ay isa yan sa mga nagturo sa akin dito sa barko. Shoutout sa'yo, Boss Roel. Check nyo din yung YT channel niyan mga kamismo.
Subscribe na din kayo, Ruel TV. Ayan, buddy, ha? Baka naman. Sunod naman yung bilge tank. Yung tubig naman dito ay galing naman sa pinapa-evaporate sa may waste oil tank. Tapos pupunta ng bilge primary, sa secondary, sa OWS o oil water separator. Dami, no? Huwag kayong mag-alala, mga kamismo. Malalaman at maintindihan nyo yan pag sakay nyo ng barko. Next naman is yung sludge tank. For the word itself, sludge, dyan lahat napupunta yung mga sinusukan ng purifier, tsaka yung namumuong fuel sa purifier. Gamit naman naming pang sonda dito, sounding rod. Ginagamitan din yan ng finding face, mga kamismo, kaya naman chok. Gawa ng tubig dahil sa purifier. Next in line naman yung main engine sump tank. Importante din to, mga kamismo, na laging minomonitor para malaman kung may mga leakage. At next naman yung waste oil settling tank. Sa tangke naman na ito, dito naman nagaganap yung process ng evaporation. Dito pinapa-evaporate yung tubig ng BSOT at ng sludge. At yung purong fuel, mga kamismo, yun naman yung sinusunog sa incinerator. At marami pang mga tangke na sinusonda, mga kamismo. Lahat ng yan, mga kamismo, ay naka-record sa record book ni Chief Engineer. Dahil kapag ang tangke mo biglang tumaas, biglang bumaba, paktay na, maghahanap ka ngayon. Sobrang critical ng mga yan, mga kamismo. Kaya huwag gawing biro yung pagsusonda. May mga nakukulong, mga kamismo, dahil lang dyan. Kaya lahat ng transferring o internal transferring man yan, ay naka-record dapat yan, lahat. Para once na nag-double checking ng declaration yung surveyor o yung taga port state, ay walang maging problema. Dahil konting pagkakamali niyan, mga kamismo, multa o pagkakakulong ang katumbas niyan. Punta naman tayo sa kubyerta, mga kamismo. Dito naman yung common at laging sinusonda ay yung ballast tank. Napakahalaga ng pagsasounding dito, mga kamismo, lalong-lalo na pag nasa puerto ka. Bawal kang ma-overflow or maapawan ng tubig. Bawal ka ding matuyuan o sobrang simot ng tangke dahil pwedeng masira yung motor. Mayroon kasi laging target si chipmate dyan, mga kamismo. Para sa deballasting, tsaka sa ballasting, loading or unloading. Para sa stability ng barko, kaya merong tinatawag na trimming or ballast trimming. Dahil konting pagkakamali lang din dito, ay maaaring tumagilid yung barko, umangat, o kaya naman sumubsob. Worst case scenario naman, pwedeng mabali yung barko. Sunod naman, mga kamismo, sa mga sinusonda ng mga kaibigan natin sa deck ay yung fresh water, drinking water, gray water at marami pang iba. Siguraduhin lang yung pagsusonda, mga kamismo, lalong lalo na kapag maglilinis ng tangke. Na-experience na din kasi namin yan, mga kamismo. Yung naapawan kami dahil hindi nagsonda, naapawan dahil nag-rely sa water gauge. Kaya para makasiguro, mag-manual sounding lagi. Sa water gauge kasi, mga kamismo, ay empty na. Ang problema, doon na nag-rely. Ang masaklap doon, sira pala yung gauge. Kaya ayun, pagbukas, bulwak ang tubig. Tips lang, mga kamismo, pagka magbubukas kayo ng tangke, kailangan magtira kayo ng bolt. Huwag nyo lahat tanggalin, mahirap yan. Para just in case na may sumirit na tubig o fluids, kung ano man yung binuksan yung tangke, masasarado nyo kaagad. Proceed naman tayo, mga kamismo, sa aming fuel tank, diesel tank, tsaka yung cylinder oil tank. Yan kamismo yung kasalukuyan nyo nakikita sa screen. Bago magkarga ng fuel, nagtatransfer muna kami. Sinisimot namin yung tangke na pagkakargahan. Yung mga sounding pipe namin dyan, mga kamismo, nasa kubyerta. Eto, pakita ko sa inyo. Ayan, mga kamismo. Dahil sobrang laki ng mga tangke namin, mga kamismo, at sobrang lalim na may capacity kada isang tangke na 390.8 cubic meter, tapos may depth na 11.53 meters, dyan na papasok yung ibang sounding na tinatawag na allage. Explain ko sa inyo, mga kamismo, ng mabilis pero may intindihan. Una, sa allage, mga kamismo, kailangan alam mo yung depth ng yung tangke. Halimbawa, meron kang tangke na 10 meters ang depth. Then may laman na 5 meters. Gamit ang sounding measuring tape, mag-drop lang kayo ng 5.05 sa inyong sounding pipe. Yung scenario natin, mga kamismo, halimbawa ongoing yung bunkering natin. So meaning, expect na natin na dadagdag yung laman ng tangke. At para malaman kung paano makuha yung manual actual sounding, heto yung formula, mga kamismo.
total depth of tank, which is 1000 cm, minus measuring tape drop, or 505 cm, equals. Then yung total mga kamismo, ipa-plus nyo naman yung actual reading ng sounding tape ninyo. Like for example, 10 yung reading. I-add nyo lang siya sa total. At ang total ng laman ng tangke ay 505 cm. I hope na na-explain ko ng maayos mga kamismo. Napakahalaga ng sounding na to. Dahil during bunkering, every minute kailangan kang magsonda. Tapos, direct reporting ka kay chief engineer. Lagi mo lang i-mindset na every time na magda-drop ka, kailangan may overlapping. Tulad nyan, 510 na yung laman. So, yung ida-drop mo, kailangan between 505 to 495. Mahigit sa 1000 cm, yung total niya. Nang sa gayon, yung sounding measuring tape mo, sumausaw dun sa fuel. Additional pa pala mga kamismo. Isa pang dahilan kung bakit hindi pwede yung init sounding or bottoming sounding, lalong-lalo na sa bunkering, eh madudumihan yung sounding pipe. Mapupuno to ng fuel. Pag napalibutan na to ng fuel, mahihirapan kang mag-sounding ngayon. Kasi panigurado, puro fuel na din yung sounding measuring tape mo. So yun lang mga kamismo. Nakuha ba? Sana nakuha. Hanggang